Hi guys! Kumusta po? At isang mapagpalang araw po muli sa ating lahat. Especially po sa mga bago dyan at sa mga nag-aabang po sa presyo ng cryptocurrencies. And right now, no, makikita nyo po ay naka-red po sila. Okay, ibig sabihin is bigla pong bumagsak or bumulusok pababa yung presyo ng cryptocurrencies ngayon. Especially Bitcoin, no? Ayan, kung makikita nyo dyan, dito, no, hindi siya naka hindi man lang siya nakabawi papuntang $30,000. Ayan, nagstay dito sa 29,500. Tapos ayan, bigla po siyang pumulusok pababa up to 28,700. So syempre, ang pangyayaring 'yan, bigla po pagbulusok pababa ng Bitcoin is nag-result po ng pagbagsakan din po ng the rest of the cryptocurrencies, especially po mga altcoins, no? Kaya makikita nyo dito sa top losers, oh. Ayan, si COM, naka negative 18% na. Ayan, all-time high niya, 79, no? And right now, 62 na lang siya. CRV, ganun din, no? Ayan, CRV, grabe yung binagsak, ayan, no? So, almost, I think, 30% mahigit na to 40% yung binagsak nito ni CRV. Kasi from 0.87 ang pinakamataas niya last time, and ngayon 0.538 na lang siya. So grabe po yung binagsak niya na, no? And then ganun din si Aave. Ayan, halos lahat po ay nagsibagsakan. And ayan, so the rest of the cryptocurrencies. Now if you'll ask me if it is good to entry to buy, syempre good to buy yan kasi bumagsak nga sila. Okay, and CRB, no, magandang bilhin yan si CRB actually. And then ayan, ang question is, anong reason, no? Of course, no, may mga reason yan. Ganun din si XRP, no? Grabe na rin yung binagsak niya. Pero, ayan, dun sa all-time high niya, 0.9. Ayan, 0.6859 na siya. So, I don't know if tutuloy pa ito pababa, especially si Bitcoin, no? Kasi pwede pa itong tumuloy pababa. Ayan, may ita nyo dyan yung ginuhita natin. Actually, last week pa itong guhit natin. And mukhang sinusunod niya nga pababa. So, kung bumagsak man to, I think pwede ba itong bumagsak na up to $27,000 kung magtuloy-tuloy po siya pababa. And of course, no, may reason yan bakit bumagsak yan. Hindi lang dahil sa price chart, no, kundi syempre may mga hindi po magandang balita. Pero after nito guys, no, marami din naman nag-expect na ay nga, from here ay nga, makabawi na ito pataas, no, at bumalik sa $33,000 and target is $32,000. So good to buy talaga siya kasi bagsak siya ngayon. No, anong rason, no, bakit bigla tong nagpasikat si Bitcoin? And ayan, kung makikita nyo rito, I think it is one of the major reason po bakit bagsak po ang presyo ng cryptocurrencies. Itong biglang announcement, no, from SEC, ayan, ask Coinbase to halt trading and everything except Bitcoin, CEO says. So imagine that, ang SEC or Security Exchange Commission ng US po ay sinasabihan si Coinbase. I don't know if Coinbase lang, maybe kasama si Binance, na i-hold daw, itigil ang crypto trading services. Ibig sabihin, bawal na mag-trade ng kahit anong cryptocurrencies except Bitcoin. Okay, kasi sabi rito, parang except Bitcoin, lahat daw po ay securities. So alam naman natin ibig sabihin ng securities. Kapag isang crypto ay securities, yung security, ibig sabihin is kailangan registrado. Kasi parang form of investment siya. So kaya ang sinasabi, the rest of the crypto except Bitcoin ay securities. So dapat itigil kasi hindi registrado. Yan po yung sinasabi ng Security Exchange Commission. So Coinbase po yan. Ayan, Coinbase Chief Executive Brian Armstrong told the Financial Times that the SEC made the recommendation before launching legal action against the Nasdaq-listed company last month for failing to register as a broker. The SEC case identified 13 mostly light traded cryptocurrencies on Coinbase platform as securities. But the prior request for Coinbase to delist every one of the more than 200 tokens it offers, with the exception of flagship token Bitcoin, indicates that SEC under Chair Gary Gensler. Ito talaga si Gary Gensler. Actually, I don't know kung totoong nag-resign na to, pero still, no,
malaki pa rin yung kanyang impluensya, has pushed for wider authority over the crypto industry. Talagang gusto nilang kontrolin ang cryptocurrencies. If Coinbase had agreed, that could have a set precedent that would have left the vast majority of the American crypto business operating outside the law unless they registered with the commission. So, malaking bagay talaga. I mean, malaki talaga epekto nito. Okay, kasi Coinbase is malaking crypto exchange yan sa US, not just Binance. And sabi nga ay legal na, I mean, may lisensya naman yan si Coinbase, pero kahit may lisensya nga ay nga, since may mga may mga cryptocurrencies na flag as securities nga daw, kaya pinapadilis except Bitcoin, ah. So pero tingnan niyo naman yung presyo ni Bitcoin, kahit except Bitcoin pa rin is apektado, no? Kasi syempre marami pa rin na natakot, pero syempre kasama yan sa manipulation nila. Oversight of the crypto industry has hitherto been gray area with the SEC and the Commodity Future Trading Commission jockeying for control. Ayan, the CFTC sued the largest crypto exchange Binance in March of this year, 3 months before the SEC launched its own legal actions against the company. So, hindi naman na to bagong issue, no? Kasi still, crypto is fighting with legalities and, ayan nga, as with freedom, no? Na pwedeng maging free siya na gamitin, no, yung services sa US, and hindi na masyadong higpitan ng SEC, no, kasi yung SEC talaga ang number one, no, na nagpapahirap ng crypto industry. So wala namang kasing batas talaga, no, na para sa crypto, and mahirap talagang gawa ng batas ang crypto kasi hindi nila hawak, no, malawak ang crypto, no, and paano lalagyan ng batas yan, kaya nahirapan sila, and million ang pera sa crypto, kaya talagang hinahabol to ng SEC. But anyway guys, no, for me, no, this is one of the major reason bakit bumagsak po ang presyo ng crypto. I don't know if may ibang reason pa, pero I think for me crypto manipulation pa rin ito, and still bull market is still coming. Okay, kaya good to buy for me, no, kasi abang bumagsak, good to buy talaga yan. Alright, ito lang gusto kong i-share ngayon. Do your own research pa rin and invest only what you can afford to lose. Yun lang, maraming salamat and God bless po sa ating lahat.